Emmanuel, the God with us who saves. Nandito na naman po ako. At sigurado ko naman, nandariyan naman po kayo upang tumanggap ng biyaya, ng saya at aral. Ngayon pong ika-10 episode na natin dito sa mga Dyoks ni Padre. Perseverance. Pagtatiyaga. Kailangan po natin itong lahat, lalo na sa mga harap ng pagsubok sa ating buhay. Father Bong Guerrero po, dito sa mga jokes ni Padre, lagi kong sasabihin, a day without laughter is a day that is lost. Perseverance, pagtitiyaga, is a steady persistence in a course of action in pursuing a purpose or goal despite obstacles, difficulties, and discouragements. Perseverance ang pagtatiyaga, ang matiyagang pagtahak sa landas patungo sa iyong layunin o pangarap sa kabila ng mga balakid, paghihirap at panghihina ng kalooban. Sa madaling salita ay, steady ka lang. Steady ka lang. Kaya upang maisalarawan ko ng mas mabuti, mas mainam, what perseverance is o pagtsatsyaga, hayaan yung gamitin ko ang salaysay sa Ebanghelyo tungkol sa isang babaeng kanaanita na humingi po ng tulong sa ating Panginoong Jesus. At ito yung salaysay. A Canaanite woman approached Jesus and asked him for help. Her daughter is tormented by a demon. Katulad po ng babaeng ito. Sino ba sa atin ang may gusto na may demonyo sa kanyang buhay? At sa kanilang tahanan? Kaya nga tayo naglalagay ng mga palaspas, di ba? Crucifix, mga dasal sa ating mga pintuan, pati sa mga bintana, para sabi nila mapalayas ang masasamang espiritu sa ating bahay. Pero sinabi ko naman sa inyo ng kahasan, mahirap pong palayasin ang masamang espiritu sa inyong bahay, lalo na po kung doon nakatira. Sabay niyo pang kumain ng demonyo. At katabi niyo pang matulog. Medyo pagtiisa na lang po natin yan, no? Kaya siya naman ho nagbabayad ng upa ng bahay ninyo. Pagpatuloy natin ang salaysay. Sabi ng babaeng kanaanita, have pity on me, O Lord, Son of God, Son of David. Yan ang panaghoy ng babae. My daughter is tormented by a demon. Napupuna ba ninyo? Yung ugali ng nanay na yan ay ugali lahat ng nanay. Because there is nothing that a mother would not do for her child. Meron ang isang pangyayari. Tinatawag ng principal yung nanay ni Makmak. Paano? Maraming problema sa pagdalo nito sa kanyang klase. Kaya nung dumating yung nanay, tinanggap ng principal. Sabi naman itong principal, meron po kasi akong gustong sabihin sa inyo tungkol kay Makmak. Sabi ng nanay, eh ano naman po ang gusto niyong discuss sa akin tungkol sa anak ko? Yung anak niyo po kasi, madalas ho, absent sa klase. Tsaka parang wala akong gana sa eskwela. Sabi ng nanay, eh alam po kasi ninyo, yung anak ko kasi, napakasipag ho niyan. Pumapasok yan sa umaga at nagtatrabaho po yan sa gabi. Alam niyo, ang anak ko kasi, self
supporter student. Parang yung ginagamit sa basketball ng mga lalaki. Hindi napakamot ng ulo yung principal. Pero the mother tried to defend the child. Sino bang nanay hindi magtatanggol sa anak niya? Ay hindi lang ho lagi siyang absent eh. Yung anak ho ninyo, pag pumasok nga, lagi lang hong tahimik, na hindi nagpa-participate sa recitation. Ay nako, sabi na naman ng nanay, ganun ho talaga anak ko, mahihain ho kasi yan. Meron po siyang impurity complex. Natutulala na at nagsimula ng pagpawisan dahil sa mga pagpipilit ng nanay ipagtanggol no, ang kanyang anak na si Makmak. Kaya nung napansin ng nanay ni Makmak na pinapawisan ng principal, sabi niya, "Ma'am, bakit naman kayo pinapawisan? Eh maganda naman ho ang climax." Climate siguro ang ibig niyang sabihin. Sino ba sa atin ang hindi magtatanggol sa ating anak? No? Kaya nga, ito pong pangyayaring ito sa ating buhay ay isang pagsasalarawan ng pagpupursigi ng babaeng kanainita na makahingi ng tulong sa Panginoon. Even when Jesus did not say a word, ito yung pinakita ng Panginoon. Wala man lang sinabi ang Panginoon. In answer to her plea, she continued with her supplications, which possibly initiated the disciples, irritated the disciples. Thus, they asked Jesus, ang sabi ng mga alagad, nakakairita naman tong babaeng ito, napakaingay. At sinabi ng mga apostol kay Jesus, "Send her away, for she keeps calling after us." Sigaw na sigaw, "Lord, ang boses pa naman yan. Malamatutina ng tinig-tinig. Paalisin mo na yung babaeng yan." At ang sabi ng Panginoon, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." That was the reply of Jesus. Sinugo lang ako para sa mga nawawalang tupa ng bahay ng Israel, ng tahanan ng Israel, ng lahi ng Israel. Eh, hindi kasama doon yung mga kanaanita. Parang sinabi, "Huwag kayo mag-alala. Hindi yan, hindi ako para sa babaeng yan dahil hindi naman yung bahagi ng bahay ng Israel." Pero nung marinig ng kanaanitang babae ang mga katagang ito ni Jesus, the woman could just have silently disappeared. Sana alis na lang siya dahil nadinig niya na yung binaliwala na nga siya. But no, she continued to ask humbly. Ang sabi ng babae, "Lord, help me." We experience rejections in life. Parang pinaringgang ka na wala kang silbi, wala kang saysay, hindi ka kabilang dito, hindi ka pwedeng sumama, hindi ka pwedeng sumali. There are moments that we are also rejected. Meron ng isang pangyayari. Sa pintuan ng langit, nakatayo ang isang teacher, isang basurero, at isang abogado. Sinabi ni San Pedro sa kanilang tatlo na bago sila makapasok sa langit, kailangan nilang masagot ang kanyang katanungan. Kaya, isa-isang hinarap ni San Pedro, inuna na ang teacher. Sabi ni San Pedro sa teacher, "Anong barko ang lumubog dahil ito'y nabunggo sa isang malaking tipak ng bato?" At para matulungan pa yung teacher, "Ginawa ngang pelikula ang pangalan ng barko." Siyempre, sabi ng teacher agad, "Titanic!" "May tama ka, teacher." Talagang gustong papasukin ni San Pedro yung teacher eh. Kaya pumasok ka ngayon sa kaharian ng langit, sa kaharian ng Panginoon. Ito na, sumunod yung basurero. Sabi ni San Pedro, "Parang hindi naman karapat dapat ito sa langit. Yung halimuyak nito, baka mapollute ang kabanguhan dito sa langit." Kaya medyo hinirapan niya yung tanong. Ngayon, ikaw naman. Ilan ang namatay sa lumumbog na barkong Titanic? Aba, medyo mahirap. Eh kaso napanood pala ng basurero yung pelikula bago siya mamatay. At sabi ng basurero, 1,228! May tama ka din.
Kaya wala siya magawa. Sige, pumasok ka na sa kaharian ng Diyos. At ito na, dumating ang pangatlo, abogado. Sabi ni San Pedro sa abogado, at ikaw naman, ibigay mo ang pangalan ng lahat ng namatay sa Titanic in alphabetical order. We are rejected at times. May mga sandali na nababaliwala tayo, talagang ayaw lang sa'yo. Merong ang dalawang magka-textmate. Nagkasundong magkita ang dalawang ito, ang babae at ang lalaki, sa isang park. At nag-text ang babae. Sabi niya, magsusuot ako ng yellow dress, ha? Sabi naman ng lalaki, ako naman, green t-shirt. O di nagpunta na sila sa park para magkita. Isang babaeng pangit ang dumating na naka-yellow dress. Subalit, wala siyang makitang lalaking naka-green t-shirt. Kaya ang ginawa ng babae, lumapit sa isang lalaking naka-red na t-shirt. Sabi ng babae, excuse me, ikaw ba ang textmate ko? Of course not! Bakit? Naka-green ba ako, ha? Ha? Hello? Minsan, ayaw lang kasi natin. We are rejected. Rejections are a test of faith. Pagsubok ito ng pananampalataya. It is a crucible of undesirable moments that measure our perseverance. Rejections are occasions that God allows so we can practice persistence to continue firmly in spite of oppositions, obstacles, and difficulties. Sabi nga, it is simply that challenge where we have to say, I won't give up. I won't back down. I won't let up or shut up. In the story of the Canaanite woman, Jesus gave the final test of faith to the woman. Ito na yung huling pagsubok. Ang sabi ng Panginoon, pagkatapos sabihin ng babaeng, Lord, help me. Ang sabi ni Jesus, pakinggan niyo itong mabuti. It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Ang sakit mo na. Parang siya sa babae, sinabi niya sa babae na, hindi ka dapat kunin ang pagkain ng mga anak ng Israel para itapon sa mga asong kananita. Guro kung kayo, sabi, wawa sige, aso ko, ikaw baboy. Gaganti ka na. So, Jesus gave the final test of faith to the woman. Pagkatapos kasing sabihin ng babaeng kananita na, Lord, help me. Alam yung tugon ni Jesus? It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs. Inihambing ang babaeng ito dahil hindi siya Israelita sa isang aso. Napakasakit. This is rejection after rejection. Ang tanong, should she give up? Siguro sa atin, most of us will. Sabihin ka ba namang aso? Baka sabihin mo, ikaw baboy. Hindi naman tayo papayag ng masyadong minamaliit. We have been rejected and we have been insulted. Parang adding injury to rejection. No? Kaya nga, but the woman, after all of this rejections by Jesus, has something more to say. Ang sabi niya sa Panginoon, Lord, please, even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters. Lord, kahit naman po kami aso eh. Diba ang mga aso, namumulot din po ng mga mumo na nalalaglag sa hapag ng mga anak.
Grabe ang katatagan ng babaeng ito. With these words, victory was achieved. The battle was won. The faith of the woman prevailed because of her perseverance. Her prayers was answered. Ang sabi ni Jesus, O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish. Tandaan po ninyo ito. Great needs need a greater faith. Work through those obstacles and difficulties that confront us, and we can make our dreams and goals a reality. Like us, the woman suffered setbacks which can make her feel empty and hopeless. Tayo, pag hindi na pagbigyan, ngal-ngal agad, bakit ganyan, Father? No? Dadabog, nakakainis naman talaga, hirap siya. Guro, pwedeng gawin ng babaeng kanaanita yun kay Jesus, pero hindi. She persevered, nagtiyaga siya. Setbacks in life are stumbling blocks that can slow us down. Pwedeng bumagal ang paglalakbay, but it must not stop us from pursuing what is most precious in our heart. Alam niyo, may kwento nga si Totoy. Tuwing magpapasko kasi dun sa parokya, laging sinasabi ng parish priest sa simbang gabi, gumawa kayo ng sulat at ilagay ang sulat sa ilalim ng kama ng baby Jesus sa bilin. At sa Pasko, makukuha ninyo ang inyong kahilingan. 3 taon sumusulat nung si Totoy. Dear Jesus, bigyan mo naman po ako ng bisikleta sa Pasko. Love, Totoy. 3 taon sumulat yung bata. Pero 3 taon ang lumipas, wala namang bisikletang dumating. Kaya nung sinabi na naman ng pare, sumulat kayo. Ay, hindi na sumulat yung bata. Ba't ka pa susulat? Wala namang nangyayari. Pero nagsimba pa naman ang bata. Pagkatapos ng misa, nagpunta si Totoy doon sa may bilin. Lumingon-lingon. Nung walang nakatingin, kinuha yung larawan, yung ribulto ni Mama Mary. Nilagay niya sa backpack. Tapos sumulat. Dear Jesus, pag hindi mo ako binigyan ng bisikleta, hindi mo na makikita nanay mo kahit kailan. Tandaan mo, huling babala na ito. Kidnap for ransom. Hinaan tayo ng loob kapag ka medyo may katagalan. No, we decide na wag na lang tayong magtiyaga. Wala namang mangyayari. Let me tell you, let me share this story with you. The story of the donkey in the well. The parable is told of a farmer who owned an old mule. Donkey, ganyan. The mule fell into the farmer's well. Nalaglag sa balon. The farmer heard the mule crying. After carefully assessing the situation, the farmer sympathized with the mule but decided that neither the mule nor the well was worth the trouble of saving. Tuyo naman na yung balon eh. Ba't pa liligtas mo pa ba yun? Walang tubig. Tsaka matanda naman na yung mule. No? Siguro wala nang dapat sagipin. So, instead, he called his neighbors together, told them what had happened, and enlisted them to help hole dirt to bury the old mule in the well and put him out of his misery. Natatabunan na lang nila. Yung balon, siyempre, kasama na rin yung mule. Initially, the old mule
was hysterical. Ikaw ba naman ang tabunan ng lupa kung di ka mataranta. But as the farmer and his neighbors continued shoveling the dirt, hitting the back of the mule, a thought struck the mule. It suddenly dawned on him that every time a shovel load of dirt landed on his back, he would shake it off and step up. This he did, blow after blow. Shake it off and step up. Shake it off, step up. Shake it off, step up. He repeated to encourage himself. No matter how painful the blows or how distressing the situation seemed, the old mule fought panic, and just kept right on shaking the dirt off his back and stepping up. And it wasn't long before the old mule, battered and exhausted, stepped up triumphantly over the wall of that well. What seemed like something that would bury him actually helped him because of the manner which he handled his adversity. This is life. That's what life is all about. We face our problems and respond to them positively and refuse to give in to panic, bitterness, or self-pity. Yung awang-awa ka sa sarili mo. We will be up by shaking off the dirt that is being thrown to us. There are moments in life when we seem trapped so deep because of failures, problems, and frustrations. It would seem that all kinds of dirt are being continually thrown on us, wanting to bury us deeper. The secret is to persist in shaking off the dirt and taking a step up. Never give up, for obstacles can be our stepping stone out of even the deepest well or the most devastating setbacks in life. Meron nga isang paring nagmimisa. Ang pangungontra ng tao, pandi-discourage sa atin, pang-aasar, hindi mo maiiwasan kahit sa aming mga pare. Nagsesermon tong pare. Habang nagsesermon, may napadaang isang lasing doon sa harap ng simbahan. So nagsesermon ng pare, sabi niya, tayo ay mga alak ng Diyos, kaya tayo ay matutong magmahalan sa isa't isa. Nadinig nung lasing, sumigaw sa harap ng simbahan, Father! Luma na yan! Tagal ko nang nadinig yan. Hindi ko pare, hindi makalaki yung simbahan. Pero yun na pinasin, lasing naman eh. Patuloy siya. Kaya tanda ng pagmamahal, tayo ay magbigayan sa isa't isa. Nadinig na naman ng lasing, sumigaw ulit. Father, luma na yan! Matagal ko nang narinig yan! Pinagpatuloy niya. Kaya bilang tanda ng ating pagbibigayan sa isa't isa, ito'y pagtulad natin sa ating Panginoon. Magtulungan tayo at magmahalan. Sumigaw na naman yung lasing. Luma na yan, Father! Matagal ko nang nadinig yan! Hindi na makatiis yung pare. Sabi, loko-loko ka. Pag hindi ka tumigay, tatadyakan kita. Sabi ng lasing, yan, ngayon ko lang yung nadinig. Hindi na mo talaga madinig sa pari yun. Kaya, alam niyo, ito yung mga sandali na sinusubok yung ating katatagan. Magpapasensya pa ba tayo? Tayo ba'y magpapatuloy sa harap ng pagsubok at pangungontra ng ibang tao? Kaya tandaan niyo, tayong lahat ay mayroong mga hamon na pinagdaraanan sa ating buhay. Meron siyang teacher na parang turuan ng maling paniwala ang mga estudyante.
Sabi nung teacher, class, naniniwala ba kayong may Diyos? Siyempre, sabi ng mga bata, siyempre sir, naniniwala po kaming may Diyos. Nakikita nyo ba ang Diyos? Hindi po namin nakikita ang Diyos. Sa makatwid, walang Diyos. To see is to believe. Na umaatin ng katesismo sa simbahan. Sir, sandali lang. Yes? Mga kaklase, naniniwala ba kayong may utak si sir? Nakikita nyo ba utak ni sir? Ah, hindi namin nakikita utak ni sir. Sa makatwid, walang utak si sir. To see is to believe. Ano yung sumutulo sa tenga ni sir? Gatas na malapot. Palaman sa tinapay. Minsan, remember this. Perseverance makes us take a little bit more than what we think we can. Kala mo ito lang kaya mo? Hindi. But with perseverance, madaragdagan mo pa yung kung ano ang inaakala mong tanging kakayahan mo. It is to push. To push past your limits. Gandito lang ako eh. No. With perseverance, you can do more. You can push more. Never stop until exhaustion. There is always a way for those who have the will. Parang sa Tagalog, sa lahat ng may gusto, may paraan. At sa lahat naman ng ayaw, laging may dahilan. Praise and thank you, Lord. Ito na naman po tayo at natapos na naman ang isang episode natin sa mga jokes ni Padre where knowing, loving, and serving God is joy. Sana nakapagatid sa ito ang itong programa natin sa inyong lahat, no? Nakapagatid ang inyong hamak na lingkod ng aral at saya sa araw na ito. And if you feel that this program is relevant, if it added color to your life, if it inspired you in any way, eh wala ho kayong dapat gawin kundi share sa inyong mga kaibigan ang ating programa. Lalo na po sa mga kaibigan yung dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Kaya maraming salamat pong muli sa inyo na mga tumatangkilik sa mga jokes ni Padre. Hatid po ito ng Emmanuel TV Network sa YouTube. Tandaan po natin ang aral ngayon. Sa taong gusto, laging may paraan. Sa taong ayaw, laging may dahilan. Hanggang sa susunod na linggo po, ito ang inyong masayahing lingkod, Father Bong Guerrero na nagsasabi, you are blessed to be a blessing for others.